Okay, balikan natin yung natapos natin kanina. But before that, pakita ko muna sa inyo yung... Ano daw? Hello? Kausap mo ako? Ba yun? Nakikita niyo yung screen natin? Tama. So, ito yung syllabus natin. Come over here. Arena, tsaka Kizuna. The Arisa Hawks. I mean, the random person, sorry. Not the champion itself. Oof. Sorry. Got it. Okay. Ayan. Si Karina ata, hindi pa nakamute. Ayan. Sige. Habang hinihintay natin yung iba na mag-in, papakita ko na sa inyo yung ating syllabus. But this will be, ano din, available sa Canvas kapag okay na. So for week 1, ang week 1 natin 2 days ano. So ito yung topic na i-discuss natin, concept of man. Andito pa lang tayo no. Today, hopefully matapos natin nang mabilis yung concept of man, nursing and profession. So ito yung topic natin for today. First day pa lang pero marami na tayong i-discuss. And tomorrow, dito na tayo sa career development and history of nursing. Okay, so ito yung book title natin. This will be available to you. Tapos maki-coordinate na lang din kayo class sa inyong advisor para sa inyong availability ng inyong book. I encourage you na meron kayong libro para mabasa nyo siya. Tsaka makikita nyo, magiging ano rin ito, beneficial for you, especially kapag sa nagre-review na tayo. Ayan. So, Mastering Fundamentals of Nursing Practice. Mas maganda kasi, I think mas maganda yung may physical book kayo. Ang e-book kasi, ang audiobook, minsan, although for me, mas okay sa akin yung e-book or yung PDF. But, mas maganda kasi din yung nakahighlight mo, nakakapag-notes ka doon. Ayan. So, ito ang ating discussion for today. Pakita ko sa inyo ng mabilis yung ating okay, so that is week 1. Week 1, week 2, week 3, and then, yan. So, week 7. Okay. Para sa mga wala kanina. Okay, tuloy natin yung discussion natin na. Okay, for your written recitation, deadline ito next June, next week, Monday, 12 noon. Okay, June 21, that is Monday, next week, 12 noon, 150 words lang. Pipili lang kayo ng isang concept of man from here sa mga i-discuss natin na according to you, ito yung parang mas pinaniniwalaan mo or you are siding on this theory or this concept of man. Okay, ito lang. Explain mo lang why you agree on this concept of man. Pwedeng magbigay ka rin ng example, depende sa'yo, but why are you agreeing? You just need to explain to me this is recorded written recitation. Kasi hindi ko na kayo, marami kasi kayo. So although gusto ko sana na meron tayong recitation, orally na explainin nyo. But for the sake of time, dahil compressed ang ating summer class, compressed ang ating summer program, so written recitation na lang. Okay, you will send it to my email account and then last name, your block 7, and then concepts of man. Take note of this. Sinend ko na rin ito sa inyong, sa ating GC para meron na rin kayong kopya. Okay, so tuloy tayo sa ating discussion. Si Florence Nightingale ulit, kinonsider niya ang man pag sinabi niya, whenever she encounters man, the word man, ang term na man,
ang unang nag-aano sa kanya is a patient. Okay? So, very caring talaga si Miss Florence Nightingale. Ang tingin talaga niya, ang tingin niya sa human being ay patient. Si Jean Watson, holistic ang kanyang approach. Benner and Rubel, according to them, a person is self-interpreting being. So, ibig sabihin ng self-interpreting being, whenever a person is given a certain situation, depende sa kanya kung paano niya i-interpret ito. So, that is why merong, diba, mamaya mapapag-usapan din natin, merong mga host, merong environment, merong mga certain stressors na nakaka-apekto sa human state ng isang tao. Okay, so Benner and Rubel. Katie Erickson, according to Katie Erickson, a man is a body, a soul, and a spirit. A body, a soul, and a spirit. Three components. For example, what do we mean by body? Body is physical. Ang physical, three components din. May muscle, may bones, mayroong blood. Yan. So, components. Ang soul naman, kamukha nang nasabi ko kanina, no? Three components din ang soul. Mind, will, and emotion. Dito ka pumipili. Papasok ba ako o hindi? Mag-uniform ba ako o hindi? Maliligo ba ako o hindi? Tututbrush ba ako o hindi? So, this is where you choose. Ang spirit, ito naman, ano rin yan, tatlo din yan. Three components. Your conscience, dito ka pumipili ng mali at tama. Conscience, your intuition, your discernment, and your conscience, intuition. Nakalimutan ko yung isa. Sabihin ko na lang sa inyo. Yung spirit naman, ito naman yung eternal being ka din kasi. Ito yung concept ni Katie Erickson na you have a physical body, you have a soul, and you have a spirit. So example, for what does she mean by spirit? You are also an eternal being na after here on earth, meron kang pupuntahan. So yun yung pinaniniwalaan ni Katie Erickson. Si Martha Rogers naman, ang concept naman niya ng man ay yung unitary human being. Ito, medyo mahaba ito. So, iscrap na ninyo itong si Martha Rogers dahil mahabang discussion ito. So, tutulungan ko na kayo. Huwag na si Martha Rogers. Medyo mahabang discussion yan. Punta tayo kay Dorothea Orem. Si Dorothea Orem naman, a total being with universal developmental needs. Yan, mamaya makikita din natin yan. Si Orem, naniniwala naman siya na ang tao ay meron siyang universal needs. So, pag sinabing universal needs, ang lahat ng tao, same lang ang pangangailangan, according kay Orem. Yan. Si Newman naman, man is an open client system in reciprocal interaction with the environment. So, for example, ang environment, pag sinabing environment, pwedeng yung upbringing mo, mayaman ka ba, pinanganak ka bang mayaman o mahirap, ikaw ba ay nakatira sa maluwang na bahay or sa makipot na bahay na madumi. For example, ang environment mo ay hindi masyadong maganda, nagre-reciprocate ang tao. So, kaya siya healthy dahil healthy ang environment niya. Yun ang paniniwala ni Betty Newman. Si Sister Roy naman, si Sister Calista Roy, a man is a bio-psychosocial and spiritual being. Bio-psychosocial and spiritual being. Pag sinabing psychosocial, andito na naman yung mental health. So si Sister Calista Roy, naniniwala siya na ang tao, may kinalaman ang pagtingin ng tao sa kanyang sarili, ang kanyang spiritual, kaya naapektuhan ng kanyang health. Hindi lang siya dahil may mas... For example, kaya may masakit sa kanya, for example, nagpa-check up ang isang tao daw, at may masakit sa kanya, baka minsan may nakagalit lang ang tao na to, kaya medyo may sumasakit sa puso niya or sa ulo niya. Ganun ang paniniwala ni Sister Roy. So, according sa mga pag-aaralan natin ngayon, kinino kayo, pipili lang kayo ng isang concept na parang, ay oo nga, ano, nag-a-agree ako dito. So, ganun lang ang ating written recitation, ha. Huwag nyo lang masyadong pakomplikahin. Gusto ko lang malaman, kinino kayo nag-a-agree. Okay? Ang gigridan ko dito kung kayo ay nakapag-pass. Pero syempre, huwag namang copy-paste. Sabihin nyo na lang na nakapag-pass kayo at copy-paste. Huwag naman. Babasahin ko rin yan isa-isa. Okay? Pagtsatsagaan kong basahin yan. Titingnan ko, hindi ko na kayo gigridan kung tama ang subject-verb agreement ninyo at yung English.
Pero sana maayos, ano? Kasi ang English ang ating modium sa board exam at sa technicality. So, dito pa lang din, kine-exercise na rin natin ang inyong critical thinking, ang inyong essay writing. Yan. Dorothy Johnson. Sabi ni Dorothy Johnson, a man is a behavioral system comprised of subsystems trying to maintain steady state. Ito, tulungan ko na kayo ha. Si Martha Rogers, scrap nyo na yan, wag na si Martha Rogers. Yung mga hindi na, yung mga wala dito ngayon, hindi nila malalaman. Ano? Si Martha Rogers at si Dorothy Johnson, ito medyo mahabang concept po ito, kaya tanggalin nyo na sila sa inyong option. Okay? Take note, si Martha Rogers tsaka si Dorothy Johnson kasi kailangan ng separate na discussion ito dahil itong behavioral system at subsystem, 9 ito tapos meron pang 7 na i-discuss. So medyo mahaba. Hindi niyo siya ma-explain sa 150 words lang. Pero na lang kung talagang magaling na magaling. So tanggalin niyo na si Rogers at si Johnson. Si Myra Levine, a holistic being, wholeness is integrity. So for her, ang man, ang tao ay holistic being. Hindi pwedeng magaling nga siya, wala nga siyang sakit, pero malungkot naman siya, hindi rin siya healthy. So that is according to her. Holistic dapat ang approach. Sabi ni Hildegard Peplo, a developing organism that tries to reduce anxiety caused by need. So according to Peplo, ang man is a developing organism. So nag-evolve pa tayo. At we are always trying to reduce our illness, our anxiety, dahil meron tayong stressors sa environment. So that is according to Hildegard. According naman kay Orlando, kay Ida Jean Orlando, a man is a developmental being with needs. Dito sa mga concept, parang titingnan niya, no? Parang, ma'am, parang paulit-ulit po siya na parang magkakamukha lang siya. According to sa mga nursing theorists na to, para siyang iisa lang, para siyang magkakamukha. Pero ang makikita niyo dito, no, ang paulit-ulit na maririnig niyo, needs, environment, psychosocial, tawag dito, equilibrium. So yun yung mga terms na maririnig niyo all throughout this concept. Sabi ni Travel D, a man is a unique, irreplaceable individual. Ang ganda na, no? A man is a unique, irreplaceable individual. So kahit meron kang kakambal, hindi parehas ang inyong needs, hindi parehas ang inyong wants, at hindi parehas ang inyong health and wellness. Because man is a unique and irreplaceable individual. Sabi ni Lydia Hall, man is also a unique, capable of growth and learning. So kahit nag-umpisa ka na wala kang alam, but ang tao, in the long run, kapag gugustuhin niya na mag-aral, he will be healthy mentally, emotionally, physically, spiritually, because man is capable of growth and learning. So that is according to Lydia Hall. According to Faye Abdella, man as having physical, emotional, and sociological needs. So alam na natin yung physical. What is emotional? Pag sinabing emotional needs, are your emotional needs met? Pag sinabing emotional needs met, are you appreciated? Are you able to appreciate other people too? Are you, do you have trust issues? Are you capable of forgiving others? Are you capable of trusting others? Are you honest? So yun yung mga emotional needs. Pag sa sociological needs naman, ito yung kaya mo ba makipag-interact sa tao. Baka kapag sa virtual, kaya mong nakikipag-usap. Pero kapag face-to-face na. For example, imaginein mo ang red dem ninyo face-to-face na. Nakakapagsalita ka pa rin ba? Nakakapag-memorize ka? Yung na-memorize mo ba, masasabi mo pa rin ba siya? Marirecite mo pa rin ba siya? So yung sociological needs, this is you're interrelating na with one another, with people. So that is according to Faye Abdella. According to Virginia Henderson, an individual requiring assistance to achieve health and independence. Yeah. Okay, nawala yung aking ano. Nawala. Okay, hanapin ko lang. Okay. According kay...
Virginia Henderson, an individual requiring assistance to achieve health and independence. According kay Virginia Henderson, ang tao, this is an individual, he or she is an individual, but he or she is requiring assistance. Laging merong assistance, laging may outside force. Hindi niya kayang gawing healthy ang kanyang sarili just by himself or herself. He or she is always requiring assistance to achieve health and independence. That is why papasok yung role ng nurse. So, yun yung concept of MAT. So, according sa mga concepts na to, alin dito yung parang mas nag-a-agree ka sa concept ng man. Again, ano ba yung man? Man, the concept of man forms the first foundational component of nursing. Bakit ba nagkaroon ng nursing? Bakit ba nagkaroon ng nursing course? Dahil merong mga healthcare professionals at merong man, merong patient, merong pasyente tayo or meron tayong nag-evolve na nga from patient naging client. Dati, ang concept lang ay patient, pero ngayon, may term na tayo na client. Kasi ang mga clients, hindi pa sila, wala pang diagnosis na sila ay merong sakit or karamdaman or may sickness na sila. A client, they are consulting you for the development of their health. So, meron ng patient, meron ng client. So, that is bakit merong nagkaroon ng concept ng patient, ng client, ng health, ng wellness, because merong man. So, yun yung pinaka-subject. Bakit tayo nag-nursing? Again, di ba, introduction natin kanina. Bakit tayo nag-nursing? Ba't gusto natin maging nurse? Kasi mag-aalaga tayo ng tao. Baka ang iniisip mo, ma, mag-aalaga po ako ng hayop. Hindi yun nursing. Okay? So, yung concept of man, mag-aalaga tayo ng another human being. So, to be able to provide an individualized, holistic, humane, and quality nursing care. So, nakalagay dito, ano? Humane. Makatao. Kilala mo yung sarili mo. Kasi dito, yung concept of man na pinag-aaralan natin, makikita mo rin dyan that you are also a man. You are also, it starts with you. Ikaw din ay tao na nag-aalaga ng ibang tao. Nagigets nyo ba? So, you are a man and you are also taking care of man. That's why kailangan maintindihan mo yung inaalagaan natin. Okay? So, written recitation, 150 words. Ang deadline natin is June 21, 12 noon. Send nyo na lang po sa aking email. Okay? Attach it as a Word document para ma-save ko siya. Ilalagay nyo na lang kagad doon ito, yung written recitation. Ito, copy-paste nyo na lang itong tanong and then yung sagot na ninyo na 150 words. Okay? Hirap ba? Wala namang maling sagot. Gusto ko lang malaman ang inyong mga thoughts. Kasi, again, ang ating funda ay critical thinking. Mapapag-isip ka talaga. Okay? Next tayo. Proceed tayo sa person. Person, what is a person? Patient seen as participant in their care rather than object of nurse care. Pag sinabi nating person, when you are talking about a person, itong term na person sa nursing, this is a participant. So, ibig sabihin participant, nagpa-participate. Ma'am, pwede nyo po bang itaas ang kamay nyo? Itataas niya yung kamay niya. Nagpa-participate. Ma'am, pwede nyo po bang itaas, ibaba nyo po ng konti damit nyo at itatapat ko po ang stethoscope? Nagpa-participate. Participant in their care rather than object. Pag sinabing person, they are not object. Hindi lang sila yung, tinitingnan natin sila as a whole being rather than an object. A person is a human being who are whole and complete in any moment. That is according to Locsin. A person is a human being whole and complete. Kompleto. Okay. What is the concept of health and illness? I hope nakakasabay ang lahat na, no? Ayan. Health is a state of complete physical, mental, and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. Ayan. From first year hanggang fourth year, mapapag-aralan niyo to, marinig niyo tong definition ng World Health Organization. So, maganda, makabisado niyo na rin ito at ma-internalize niyo na rin. Ma-internalize niyo na rin. What is health? Health is a state of kompleto, physical, mental, and social well-being. Dati, yung intro,
dati yung definition ng health, physical lang. Tapos, in the long run, nakita nila, ang tao pala, hindi lang pala dapat physically healthy. A person should also be mentally healthy. Kasi hindi ang tao mentally healthy, hindi mo naman nakikita eh. Tama. O pwedeng maganda siya, naka-makeup, maayos ang kilay, pero meron na pala siyang pinagdadaanan sa loob. So, that is not a mentally healthy person. So, titingnan natin, a health is a state of complete physical, mental, and social well-being. Are you okay with talking to another person? Are you able to communicate your thoughts, your needs, your feelings? So that is a socially healthy person. So that is according to WHO. Another term, health is the ability to maintain the internal milieu or environment. Pag sinabing milieu, yung environment. Illness is the result of failure to maintain the internal environment. Itong internal environment na tinatawag nito, ito yung loob ng katawan natin. If you are able to maintain yung katawan mo na healthy, yung loob ng katawan mo, for example, hindi masyadong mataas ang carbohydrates, hindi masyadong mataas ang cholesterol, you are able to maintain a healthy environment. Ang illness, nagiging result ito daw ng result of failure to maintain the internal environment. That is according to Claude Bernard. Okay? Next, health is the ability to maintain homeostasis. What do we mean by homeostasis? Narinig niyo na yan? Yes, narinig niyo na yan. Ano ibig sabihin nun? Homeostasis. Or dynamic balance po. Yes, very good. Balance. Sinabing homeostasis, you are able to balance or give equilibrium. Balance. Thank you. Medyo nag-lag pa doon. Medyo yung internet natin rin nag-aano, no? Homeostasis or balance or dynamic equilibrium. Homeostasis is regulated by the negative feedback mechanism. Ito, ibang discussion pa to kasi mahaba ito. Health is being well and using one's power to the fullest extent. Health is maintained through prevention of disease via environmental health factors. Ito si Florence Nightingale ang nagsabi nito. According to her, yung health daw, it is maintained by maintaining a healthy environment. If your environment ay malinis, maaliwalas, di ba kapag, hindi ko alam kung ganun din kayo, kapag nagre-review kayo, gusto nyo malinis yung lugar o gusto nyo makalat. Depende sa inyo. Meron kasi mga tao na hindi sila makapag-isip na maayos kung nakikita nila na madumi ang lugar. Di ba? Sino yung mga example natin yan? Mga nanay natin, di ba? Hindi sila makapag-isip na maayos kapag magulo ang kwarto natin, magulo ang mga bahay natin, ang sala, 'di ba? Hindi sila makapag-isip maayos. So hindi nila fully extend ang kanilang health dahil ang environmental health factors nila, merong mga factors na madumi ang lugar. So according to Nightingale, you are healthy or you are a healthy person kung you're able to prevent the disease via your environment. So, according to Henderson naman, health is viewed in terms of the individual's ability to perform 14 components. What are the 14 components? So, papakita ko sa inyo, no? These are the 14 components of Virginia Henderson's need theory. So, mga pangangailangan. Number one, according to Henderson, that is to breathe normally. Of course, ano, kung hindi ka na humihinga, ala na, ano, hindi ka na healthy. So, tingnan, sasabihin ko sana sa inyo, ano, kung nandito tayo sa classroom, sabihin ko sana na, tingnan mo yung katabi mo kung humihinga pa. Kung humihinga pa, yan, healthy pa yan. Ano, may katabi pa kayo. Kung may katabi kayo, tingnan nyo kung humihinga pa. Yan, humihinga pa siya. Yan, breathe normally, eat and drink adequately. Yan. Pag sinabing adequately, it's also a term for moderately. Kasi if you are eating more or drinking more, pag sinabing drinking more water ano, or fluids, kasi yung iba drink adequately, ang nasa isip beer, ang nasa isip ano, kung ano man, alcohol. So, these are the needs of a person or according to Henderson, eliminate body waste. Do you have normal bowel movement? Kasi ang tao, kapag hindi normal ang kanyang bowel movement, naiinis yan. Diba? Kapag constipated ka, hindi ka makapag-isip ng mabuti at yung mga decision mo sa buhay hindi maayos kapag yung mga dumi na dapat na ilalabas mo ay hindi mo na ilalabas. Next,
Are you able to move and maintain desirable postures? For example, online class, ano, lagi ka lang nakaupo, lagi ka lang, or merong nga, ano, ma-attend ng online class, nakahiga. Are you able to move and maintain a desirable posture? Are you able to sleep and rest? Kapag ikaw ay nag-aaral, di na ka the best, bigyan mo ang sarili mo ng maayos na tulog. Kasi kapag hindi maayos ang pagtulog mo at ang klase mo pa, ay example, ang skills nyo ata parang 7 o'clock or 7:30. So kung puyat ka, you will not be able to give your 100% ang health mo kapag hindi maayos ang iyong sleep. Are you able to select suitable clothes, dress and undress? So meron pang ganun, no? Maayos bang iyong naisip ni Virginia Henderson ang 14 needs na to, na this comprises the whole health being of a person. Maintain body temperature. Yan. Keep the body clean. Naliligo ka ba na maayos? Avoid dangers in the environment and avoid injuring others. Communicate. Nakalagay din dito, no? Are you able to communicate or express your emotions, needs, fears, or opinions? Next, are you able to worship according to your faith? Nagsisimba ka pa ba? So yun, isa yung need. Sabi ni Henderson, are you able to work in such a way that there is a sense of accomplishment? Kapag ba ikaw ay nagtatrabaho, kapag ikaw ay nag-quiz, nag-exam, pag after mo ba ng nag-exam, nag-aral, meron ka bang sense of accomplishment? Na, wow, natapos ko to, yung project na to, or, ay, quiz na naman, exam na naman. So, kasama yan sa needs. Are you able to also play or participate? Meron ka pa bang hobbies? Meron ka pa bang recreation na binibigay mo sa sarili mo? And next, last, are you able to learn or discover or satisfy the curiosity that leads to normal development and health and the use of available health facilities? Itong learn, discover, or satisfy the curiosity. Meron ka ba bang mga untapped passions? So, yun yung mga according to Virginia Henderson's need. Maganda yung need theory ni Virginia Henderson kasi parang meron pa ba kayong nakikita na hindi niya nabanggit out of the 14 components? Meron pa ba kayong naiisip? Kasi natap na niya dito yung physical, you're able to breathe, you're able to eat, you're able to eliminate your waste, nakakagalaw ka pa ba, nakakatalon ka pa ba, natutulog ka pa ba. So parang nasabi niya lahat, ano, but kung meron mang isa dito na naisip niyo pa na wala, yun, sabihin niyo, ma'am, di ako naniniwala kay Virginia Henderson. Ang funda, ang kagandahan sa fundamentals of nursing, hindi mo siya kailangang paniwalaan. So, makinig kayo sa akin. Hindi mo siya kailangan paniwalaan. Kailangan mo lang siya maintindihan. Bakit ba natin pinag-uusapan itong funda, yung different concepts na to? Kasi, maia-apply mo siya sa iyong nursing care. Maaalala mo, ito pala yung sinasabi ni Henderson na kailangan pala sleep and rest, kailangan pala eliminate body waste. Hindi mo naman siya kailangan mag-agree sa kanya, but you have to pag-aralan natin yung mga concept na to. Nagigets niyo ba ako? Kasi hindi naman, kasi napakaraming theory na pag-aaralan natin ito. At yung iba, siguro sasabihin mo na hindi po ako naniniwala dyan, ma'am. But pag-aaralan pa rin natin. Okay? Concept of health and illness. Yan. Ito na. May kanina health and then illness. Ngayon naman, ayan. What is positive health symbolizes wellness. Yan. It is a value term defined by the culture or individual. Merong mga culture, merong mga bansa, according to them, kahit na hindi ka maligo, okay lang, basta mabango ka. Kung may ganong culture, hindi na ako magsasabi, no? Kaya ang gagawin lang nila, hindi sila naliligo, nagpapabango lang sila. At sa kanila, sa culture nila, mas matapang ang pabango, mas kunyari, malayo pa lang, naamoy mo na yung pabango niya, mas healthy, or mas mayaman ang tao na to. So yun, may mga ganong culture. Health is a state and process of being and becoming an integrated and whole person. Nasabi natin to kanina kay Roy, ano? Health is a state and process of being and becoming a whole person. Inulit lang natin yung mga kanina kasi itong pinag-aaralan nating health, ito din yung mga natakil kanina sa concepts of math. Okay, so hindi na natin siya uulitin.
pakita ko na lang sa inyo to, no? Again, sa inyong recitation, gusto ko lang humanap lang kayo ng isa dito. Pili lang kayo ng isa that you are agreeing to one concept and then explain to me bakit ito yung pinaniniwalaan mo na you are agreeing. For example, kay Faye Abdella, you agree that man is an emotional being, a physical being, and a sociological being. Something like that. And then you can give me an example. Wellness and well-being. Meron kayong tanong or medyo malabo or gusto niyo pa na explanation, tanongin niyo na lang si President Joe. Tanong niyo na lang, i-chat niyo na lang sa akin. Ano. Chat kayo dito tapos para masasagot ko kung nahihiya kayo magsalita. Meron kasi nahihiyang magsalita eh. Nahihiya, dito na nga lang tayo nagkikita-kita eh. Dito na nga kayo makikita ng physical pa. Yeah, what is wellness and well-being? Wellness. It involves engaging in attitudes and behaviors that enhance quality of life. Yeah, nabanggit na yung quality of life. Pag sinabing quality of life, hindi lang ibig sabihin to na meron kang pera. Kasi maraming may pera, hindi sila nakakatulog. Or maraming pera, you can sabi nga, you can buy a bed, but you cannot buy sleep. Pwedeng marami kang pera, pero hindi ka pa rin makatulog kasi niisip mo, hala, marami kong pera, baka nakawan nila ako. So, wala kang quality of life. Wellness is a whole being. You are also able to maximize your personal potential. Magaling ka pala na magturo, magaling ka palang magsalita, magaling ka palang kumanta, magaling ka palang sumayaw, but you're not able to fully maximize your potential. Bakit? Ano yung nag-hinder sa'yo? Siguro iniisip mo, masyado na ako matanda, masyado na akong ginito. So, merong nag-hinder sa'yo. You're not able to maximize your full potential. But if you are a well person, wellness, well-being, you are able to maximize. Sana mahanap mo yung potential mo, no, na before the end of our lives here on earth, ma-maximize mo, isa ka palang author, isa ka palang artista ka pala, no? Mag-aartista ka pala, or kung ano man, magiging magaling na nursing theorist ka pala in the future. I hope na ma-maximize natin ang potential natin. Next, well-being is a subjective perception of balance, harmony, and vitality. Subjective perception of balance, harmony, and vitality. Dito, tingnan natin, wellness is a choice. Wellness is a way of life. Wellness is an integration of body, mind, and spirit. When we talk about wellness, when we talk about well-being, yung kabuuan, it's not only the absence of disease or infirmities or sickness, but titingnan mo, yung tao ba na to fulfilled sa ginagawa niya? Tanong ko, masaya ba kayo sa pag-aaral niyo? Kung hindi ko ang sagot mo ay hindi, parang, ayan, sabi niya, sabi ni Karina, ganun lang daw. O kapag ang wellness mo ay ganyan lang, so check mo, saan ba akong part na parang na-burnout na ako? O saan bang part na parang, parang meron pang nagsabi, no, ma'am, para akong nauupos na kandila. Sobra naman yan. Ano? Sobrang Tagalog naman yan. Parang pagod na daw siya sa buhay niya. So, I hope na itong summer class naman natin, kahit na bakasyon, na nag-aaral ka, ang tingnan mo, lagi mong titingnan, ano ba yung purpose ng ginagawa ko? Kasi pag nakita mo yung purpose, nakita mo yung end goal, ang end goal ko pala kasi, gusto ko nga palang naging future RN. Okay. So, kaya ko pala ito ginagawa. So, yun yung wellness. Okay. Wellness is the loving acceptance of yourself. Yan. Kapag tumingin ka sa salamin, lagi mo pang iniisip, sana matangos yung ilong ko, sana matangkat ako, sana maputi ako. Hindi mo pa ina-accept yung sarili mo, ala pa tayo doon sa wellness at sa well-being. So, pag tingin mo mamaya sa salamin, sabihin mo, I love you kasi ikaw. yan na talaga ang mukha natin. Unless na kaya mong mag-plastic surgery, yan na talaga ang mukha natin. At kung ano yung naitigay sa'yo, pagyamanin mo na lang. Okay? Meron na lang akong 5 minutes. Tapusin natin yung 5 minutes tapos mag-break tayo ulit. Okay, we have different models of health and illness at i-discuss natin to ng very slight dahil mahaba itong discussion. Number 1 is the health illness continuum.
sa fundamentals of nursing, marami ko yung makikita na mga framework. Ano ba yung framework, ma'am? Yung framework, ito yun. Yung parang may mga diagram. Ang tawag dito, framework. Yung mga nursing theorists, yung mga leaders ng nursing, meron silang mga ginawang mga diagram para maipakita natin ano ba yung healthy person. Kasi pinag-aaralan nila ang isang patient, ang isang pasyent, ang isang tao, paano bang nagiging healthy ang isang tao. So, according example, according kay Dan, yung theory niya, yung pag-aaral niya, this is a health-illness continuum. Ibig sabihin, tuloy-tuloy siya. Okay? From death, tingin kayo dito, no? From death to high-level wellness. Ano ba yung high-level wellness? Yung high-level wellness, an integrated method of functioning that is oriented towards maximizing, naulit-ulit, oh, maximizing one's potentialities within the limitations of his environment. The concept connotes ability to perform activities of daily living or to function independently. Ang isang tao ba, are you able to function independently? Kaya mo bang paliguan yung sarili mo o kailangan pa pinapaliguan ka ng nanay mo? Kailangan pa ba sabihin pa ng nanay mo, mag-toothbrush ka anak, di pa nag-toothbrush. Wala ka pa dun sa state na yun. But if you are, syempre, kung mature ka na, no, hindi ka nasasabihan na maligo at mag-toothbrush. Okay, are you able to perform ADL, Activities of Daily Living? So, tingnan natin, ang sabi dito, within the limitations of his environment. Kahit na may limitations sa environment, example, hindi naman lahat sa atin ay pinanganak ng well-off. Mayaman talaga na talagang lahat ng luho ay kayang ibigay. Kunyari, gusto mong pumunta bukas sa Boracay, pwede ka pumunta anytime. Pwede ka magpa-book. Punta tayo ng Japan. Yung ibang tao, kayang gano'n. Sige nga, magpa-vaccine nga ako ng Pfizer, punta ako ng US. Yung mga gano'n, yung mga maisip lang nila, kaya na nilang gawin. Pero hindi lahat sa atin magagawa natin yon. So, ano yung ibig sabihin na to? Yung environment natin, merong mga limitation. Ang lahat tayo, ang tao, may limitation ng environment nila. So, here, itong gitna na to, this is the precursor of illness. But, kaya nagkakaroon ng sakit ang isang tao, ito pala, maybe it is because of hereditary na namamana. Ang tatay mo ay may sakit sa puso or nanay, si nanay ay tumataas ang BP. So may tendency na ako din ay tumaas ang BP. I have less than a minute. Meet tayo ng after 15 minutes, guys. Hindi ko na siya matatapos eh. Bye. End ko muna ha. Sorry, di ako nakapagpaalam. End ko muna. 15 minutes tayo. Same link. Thank